guys, this is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur and online marketer. Ang topic natin for today is yung update sa Pag-ibig Loan Restructure. Last time, gumawa ako ng video about Pag-ibig Restructure and about yung Bayanihan Act 1 and 2 and baka magkaroon ng 3, hindi natin alam. Depende to situation sa government. Guys, before I provide you the updates of Pag-ibig Loan Restructure at paano ito mag-apply online, please subscribe to my channel and please press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking mga video. So, tara, panoorin natin yung video nito. Okay, good news sa mga Pag-ibig Loan users. Yan ang ating masasabi ko sa inyo. Bakit? May ma-update tayo sa Pag-ibig Loan Restructure. Like I said, last time, nag-gain sinumpayan ng Act 2. And ngayon, nag-gain na rin sila ng IRR. Implemented Rules and Regulations ng Pag-ibig Loan. So, pakita ko sa inyo, ano yung advantage ng structure ng Pag-ibig Loan. So, guys, huwag kayong natakot sa developer kung kakaroon kayo ng problem sa finances. Maganda, kausapin niyo yung developer niyo para magkaroon kayo special payment term. Lalo sa Pag-ibig. Pupunta lang naman kayo sa office na pinamalapit sa Pag-ibig. Kung office na pre-transaction niyo, no? Kung hindi naman to, mag-online kayo. Mag-apply kayo sa online. Mostly lahat online na. So, mas maganda mag-apply kayo through online. So, ito yung mga tips. So, update, I open to all housing loan borrowers and paying money payments of up to 12 months. Okay guys, sino yung bumili ng bahay lupa for this at natamaan ng COVID-19? So, makakover kayo sa pagbabayad ng unpaid. So, mga nahihirapan, pagbabayad nyo ng bahay lupa, huwag kayong matakot. Dahil kasi binigyan tayo ng hulugit ng gobyerno. Waive all penalty. So, lahat man mostly sa mga Pag-ibig Loan, 4% ang penalty pag click kayo mabayad ng amortization nyo. Ngayon, waive all penalties tayo. So, yun. Oh, kung 8,000 yung pabayaran nyo, walang plus 4% at the next month. So, magkakaroon lang ng 8,000. So, 8,000 plus 8,000, 16,000. Wala na yung plus 4%. So, yun yung maganda. Waive all penalty. Okay guys, hanggang December na yung penalties ng pag-waive. Up to resume payment anytime for December 2020 to March 2021. Yan maganda guys. So, up out yung resume payment anytime from December 2020 to March 2021. Apply via virtual Pag-ibig today until December 15, 2020 to March 2021. So, yan ang maganda. Binibigyan tayo ng palugit hanggang December to March 2021 to resume the payment sa Pag-ibig, no? So, without penalty. And mag-apply tayo virtually sa Pag-ibig up to December 15, 2020 to March 2021. Yan ang kailangan natin. So, i-discuss ko sa inyo paano mag-apply sa Pag-ibig online. So, ano yun naman yan? Punta lang tayo sa isang browser ng Pag-ibig. So, where is that? Yan ito. So, login tayo sa Pag-ibig. Pag-ibigfund.gov. Yan. Yung official Pag-ibigfund.gov. So, ito yung official Pag-ibig website nila. So, ang maganda dito is andito yung mga updates, andito yung mga restructuring. Ito siya. You can read details about Pag-ibig. Ayan, may tanong kayo about restructuring, updates ng Pag-ibig, pwede dyan. So, i-discuss ko sa inyo, papakita ko yung structure ng sa Pag-ibig loan. So, pupunta lang tayo sa virtual Pag-ibig, apply for managed loan. Okay, check lang yun dito privacy. So, apply for managed loan. And, ito na siya. Apply for special housing loan restructuring. Pasok dyan, ito, kailangan nyo i-picture yung valid ID nyo at saka yung photo nyo. Okay? So, ano yung mga ID na pwede? Ito yung list ID. Passport, professional recognition, POC, social security system, government, GSIS, government office, EOCC, yung integrated bar of the Philippines, overseas workers, for administration, OWA, CFIRST Identification Record Book, Company ID, Driver's License, Senior Citizens ID, Postal ID, Voters ID, and OFW ID. So, yun yung mga ID na pwede nyong gamitin at picture. Guys, huwag mo siyang malaking file para hindi
hindi ito ma sabi daw hindi accept ng website na pag and yung photo niya. Then check yung agreement and see. So mag-file lang kayo ng mga name, your details, information after this. Kasi hindi ko mapakita to dahil kasi wala naman ang pag-ibig loan. Ito lang mga instructor, so hindi ma-identify ng pag-ibig yung aking papasang data. So hanggang dito na lang yung aking pag-sabi or pag-demonstrate ng ating pag-ibig. Basta ibigin na po. Kailangan ng mga special information na kailangan ng website at nakaka-provide tayo ng restructure ng pag-ibig up to December 15, 2020. So, yun lang ang sasabi ko dito. Pabalik tayo. So, let's do a recap kung ano yung pag-ibig. Is open to all housing loan for borrowers with unpaid monthly payments up to 12 months. Waive all penalties of tuition payment anytime from December 2020 to March 2021. Apply via virtual pag-ibig day until 15th of December 2020 to March 2021. If you want to see more videos about Bayanin Act 1 and 2, I can provide the details, the link dito sa description para meron kayo review about Bayanin Act 1 and 2 in real estate lang po. Okay guys, salamat sa pagpanood ng video na ito. And guys, nakikita ko sa aking dashboard na hindi pa rin kayo mag-subscribe or nag-press ng bell button. Please support my video guys and hope to see you to another video. And guys, please like, share, subscribe. And press the bell button guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video.